Dumating na yung dagok na hindi ko makakalimutan sa buhay ko pag naalala ko siya. Sumama po yung asawa ko sa ibang lalaki. Tapos ang masaklap po nun, yung sinamahan niya, talagang kapitbahay ko. Sabi ko sa mahalak, magpakatatag tayo. Dati po akong Katoliko. Ang ugali ko dati, napaka masalimuot. Magulong buhay eh. Mayabang, maasang, makulit. Astig nga ako, sa isang madaling salita, astig. Gusto ko, walang yayabang pa sa akin nung panahon na yun. Hindi ako tumatanggap ng kung ano pa man nakatwiran. Basta alam ko, tingin ko sa sarili ko, lagi akong tama. Lahat ng ano, nagsusugal, mapanakit sa asawa, lahat ng tinatawag na sinasabi natin masama sa paningin ng iba, talagang parang halos ata ginawa ko na yun eh. Misa nga, nangyari sa buhay ko na yung misis ko, sinuntok ko sa mukha yun eh. Halos nabasag ang ilong nun. Dahil mga bagay na palagi ako tinututulan. Yung Katoliko ako, although simba lang, simba, makikinig ng ano ng humili ng pare. Gusto ko talaga yung kapayapaan eh. Kaya lang hindi ko alam yung termino ko, anong klaseng kapayapaan yung inaanap ko. Dahil pagkatapos ng humili, paglabas pa lang ng simbahan, balik ulit sa normal eh. Kung ano yung bisyong ginagawa ko pag bago pumasok, gawin din ang bisyong ginagawa ko paglabas. Walang kapayapaan. Yung gusto ko talaga yung payapang puso, yun ang talagang ano, hinahanap-hanap ko. Napunta ako sa Malabon, nalipat kami sa Malabon. Kumakain ako noong umaga noon eh. Meron magbubukas ng bagong lokal. Yung pala, si Brad Eli pala magpapasinaya noon. Pero hindi ko pa siya kilala. Ang naano ko lang doon, nagtatanong ako doon sa kinakain ako, bakit pag nalalangin sila, nagsasarado sila ng pinto? Doon ako parang na-curious kung bakit pag nalalangin, nagsasarado ng pinto. Tapos hanggang sa nung na-debolis kami, napunta kami ng Bulacan, merong isang kapatid na manggagawa na nagdadala ng CD. Tapos yung CD na pala yung puro debate. Pero yung dinadaanan niya, hindi siya makakaraan doon pag hindi kita matatagayan. Sa tuwing nakikita ko yung paglinggo, dumadaan yung kapatid na yun, pinararaan ko siya, tapos tinuturo ko pa siya sa pupunta. Simula nun, parang inano niya ako, Brad, pag may panahon, manood ka. Palagi ko napapanood si Brad Eli. Lahat na nagtatanong sa kanya, nasasagot niya na maayos, tama. Napakahusay naman ito. May mga bagay na tinatanong din ako sa sarili ko. Sa mga nagtatanong, nasasagot. Yung yaba ko natanggal, nung napanood ko siya, nasasabi siya ng totoo eh. Kumbaga parang napapahiya ako sa sarili ko. Nung doktrina, may nagbalik yung mga kapatid, nagbibigay sila ng pulyeto. Tapos pumunta ako, nakinig ako na nakinig ng doktrina. Tuloy-tuloy. Tapos hanggang sa tinapos ko siya. Naanib ako, October 26, 2007, sa Awatulong ng Diyos. Nung bumilang ng pagkakataon na nagpatuloy ako sa pagdalo, sa pagkakatipon, dumating na yung dagok na hindi ko makakalimutan sa buhay ko pag naalala ko siya. Sumama po yung asawa ko sa ibang lalaki. Tapos ang masaklap po nun, yung sinamahan niya, talagang kapitbahay ko. Sabi ko sa mahalak, magpakatatag tayo. Kasi kung aalis pa ako at gaganti ako ng masama, wala na mangyayari. Paano yung aral na tumimo sa puso ko? Tumakbo po ng maraming taon, 6 na taon. Tapos, bigla pong nagpakita yung lalaki. Salamat sa Diyos. Sabi na, dapat na po at mahalin ng kaaway. Sabi ko po nga sa asawa ko nung panahon na nagkausap kami, kung babalik daw siya, sabi ko po, bakit hindi? Pakikisamahan kita bilang, kasi ikaw ina ng anak ko. Pinatawad na kita noon pa dahil sa aral na natutunan ko rito. Lalo talagang taas puso ko, nagpapasalamat sa Diyos. Dahil natsumpo ko yung talagang kapayapaan na hinahanap ko na walang kagalitan sa puso, kundi bagkos yung marunong umunaw at magpatawad sa mga taong nagkakasala laban sa'yo. Kaya dito ko po na talaga nasumpungan yung kapayapaan na matagal ko pong hinahanap. Sa awat tulong ng Diyos, ngayon po ay kasama ko ng aking asawa sa paglilingkod sa Diyos. Sa kasalukuyan po, ako po ay masiglang nakapagpapatuloy sa ministeryo ng pag-awit sa aming lokal. At isa rin pong kapyan sa awat tulong ng Panginoon. Nananawagan po ako sa inyo mga kapatid na sumali po tayo sa kapi.
para makatuwang po tayo kahit sa malita paraan dahil napakalawak na po ng gawain. Ako po si kapatid na Ronaldo Pajarito at ito ang istorya ng aking pananampalataya. Salamat po sa Diyos.